sanitarian po sa community organization unit. People, okay. Sa CSSU din, sama namin si Engineer Edward sa technical naman. Ah, okay. Sa kamay. Oh, sa engineer po. So, sige po. Ano po ba yung ano, paano tayo nagsinala? Bale, ano po yung concern? Ano po yung ang pirma na concern ko ngayon dyan? Yung application ng tubig? Kasi noong last December, nag-meeting kami dyan together with the engineer ng Manila Water, lahat na may representative. Pinag-provide kami ng requirements na disregards muna yung huwa kasi mayroon kasi na dispute sa two parties na organization. Ngayon sabi niya, sige, provide niyo yun. Then, na-provide kami, sinabit namin dyan, ito katunayan, may receive copy ako. Nandito na, mabasa niyo naman mamaya. Tapos ito ng ano, inasaanam December na kami mauna na nag-process. Kailangan namin tubig. Matagal na namin inantay yan. Almost 6 years na. Nagpalabas sila ng ano, ng Alphalis na galing sa UWA. Tapos pinalabas dito na ang sinabi ko na puro syrup. So sa ganong ano, sitwasyon, di ba? Sino naglabas po niya? Ito, hindi ko ma-sure kasi siyempre wala tayong hawak ng dokumento pero sinisigurado ko na huwa may gawa nito lahat ng huwa officialis. Saan yung nakuha? Sa true, ano, true messengers kasi pinasa naman, siyempre hindi naman lagi tayo nandyan. Pero sigurado ko sa kanila galing ito. Saan kasi pinasa may yan? Alin po? Saan sinabit yan? Yung listahan na pinipresent mo na yan? Ito yung dinidistribute, ito yung pinaka-alpalis ngayon dyan sa huwa namin. Okay. Na pinapalabas na ito daw ang mga nag-submit dito sa NHA ay may mga lackings na requirements tapos sa akin Xerox. Sabi ko sa kanila sa kanila pagpapalabas na pero ganun, hindi, malinaw po ha na hindi sa amin ay hindi po ito sa inyo galing. Hindi, hindi sa amin galing at hindi sa amin ibinigay. Opo. Oh, tama. Doon yan sa inyo. Opo. Opo. Ngayon, ang magpapatunay po na ako nag-submit dito ng requirement sa inyo at may receipt copy ng isa sa mga empleyado rin ng NHA, nandito po yung pangalan niya, kilala ko siya. So, ibig sabihin, nung isinubmit ko, na-scrutinize niya. So, ibig sabihin, pumasa ako sa standard requirements. Ano yan, linaw naman, at andiyan, nakaano, tapos naka-specify din mga original na copy na clearances. So, nag-worried ako kasi sa katagalan, lagi pinipid yung pangalan ko doon. May ano kasi doon, may pidging eh. Di parang lumalabas, para kang meron kang negligence, diba? At hindi ka cooperative. Which is na ako, sumusunod ako sa tamang proseso. Ngayon, isa pang dahilan kung bakit nag-meeting dito no, sina engineer at saka ang NHA Manila Water. Ang purpose talaga nila na personal na mag-submit ang award eh, para maalis yung rumors na mayroon mga nag-occupy na hindi talaga legitimo. So ngayon, sabi ng taga-NH, sang-ayo naman ako, sige, lahat na magsasubmit, kailangan awardin. Para sigurado na yung nag-apply talaga awardin, hindi lang yung mga hukus-hukus. So sa patisita, ganun ang nangyari. Eh bakit nabaliktad? Ito ang linaw. Ayan, sa ano yan, sa huwa yan, galing. Eh ba't sila nagpalabas na ganyan, si Rux? Eh they are creating a problem, di ba? They are initiating to create a problem. Eh, supposed to be, pag huwa ka, sa kang officialis o presidente ka, dapat ang layunin mo, ako pagkakaintindi ko, pag nagtayo ng isang organization, lalo na sa proyekto ng NHA, katuwang ka ng NHA para mapabilis yung mga basic services ng mga awardee na katulad sa amin. Kasi nasa batas po naman natin yan, di ba? Kung hindi ako nakakamali, sa Article 5, Section 21, nandun nakalagay na yung basic services, katulad ng electricity, tubig, pasada, kasama na yun, package deal na yan, noong na-approvean ang contractor sa government project, eh bakit ngayon parang bumabaliktad? Ngayon, nandito po ang mga resibo ng mga pinagbayaran namin. Makikita nyo rito, ako nagbayad ako ng construction fee, 300. Dalawang beses ako nagbayad. Tapos yung iba, sinama ko na rin dito. Mayroon naman konsenso sa kanila. Sinabi ko kung anong purpose nito. May nagbayad ng 2,500. Ito may nagbayad ng 2,000.
100. So ang laki. Eh sabi ko, nakakatawa tayo. Ang dinisenyo ng gobyerno sa amin is 200 a month. Di po ba, ma'am? Tama po ba yan? Based on the contract agreement ng awardee at saka sa INC. Ay, punta lang po ang isang magayo. Pag pipigapin yung mga computer. Eh sabi ko, bakit kaya nangyari ito na nag-create ang yung asosasyon? Ano ba? Makatulong pa o para perusyuhin yung mga awarde? Eh ang alam ko, ang gobyerno lumikha nitong programa para sa men in uniform, lalo sa kapulisan, na binigyan ng pabahay na mura para maiwasan yung korupsyon. Pangungutong, di po ba? So, ganito po. Lumalabas ngayon, isa-isayin po natin na. Opo. Ang lumalabas ngayon, ang pinag-question ninyo is yung inyong hukbang. Okay. Unang-una po, ang NHA po, nasa batas din po natin, ang HLURB, kapag ka meron po isang community na itatayo o subdivision, dapat po talaga nire-recording lang yung isang hukbang. Tama po. So, yun yung kung bakit pinre-create. Kung bakit tayo may hukba. Ang NHA po, tumutulong po kami na mag-form ng hukba. Kasi tama din po kayo na ang hukba po ay katuwang ng NHA. Dahil ilan lang po kami empleyado. So, sa dami ng site namin dito sa Montalban, more than 32,000 families, hindi kakayanin ang ilang empleyado. Tama po yan. So, yung may mga hukba po kami, na ito yung aming kapartner. Okay. Sa Lasol po, nagkaroon kayo ng parang mayroong dalawang hawa na may conflict nung mga nakaraang panahon. So, nung ano po, tawag nito, pagdating naman sa Manila Water, ang NHA po, tama din po kayo na sinasabi na talagang layunin po ng gobyerno is to provide the basic services. Katunayan po, tuloy-tuloy yung coordination namin with Meralco and Manila Water. Lagi po kami nag-meeting sa Manila Water. Ano-ano yung mga requirements na Manila Water para makabitan ng mga tubig. Pagsimula pa lang pag pipelining o paglatag pa lang ng mga poste, nag-coordinate po namin yan kasi gusto talaga namin na i-provide na kayo as soon as possible ng mga basic services. Ang hulang meeting po namin sa, ang inyong HOA po ay nag-request kasi po ganito, ang NHA po ay may subsidy doon sa application ng water connection. Ang subsidy po ng NHA ay 4,000. Kasi nung araw po, ang application is 4,000 din. Ano yung dati? Dati po, so 4,000 din. Ma'am, sandali po na, maintira po muna kayo kasi para mapabilis na yung usapan natin, hindi rin kayo makabala. Mm-hmm. So, lahat ng i-discuss mo, alam ko na po yun. Kasi aktibo po ako lahat dito sa lahat ng nangyayari. Okay. Actually, ang pabahay niya, simula yan, bago naging create yan ng Congress law, monitor ko po yun. Ang tanong ko lang po ngayon, para mapabilis tayo, kasi ang pinupoint ko lang, simple lang naman eh. Mm-hmm. Kung sakali walang huwa na inaitayo, ibig sabihin yung area namin, hindi makakabita ng Manila Water? Hindi po. Oh, yun. Kanya nga po, teka muna po, doon po ako papunta eh. Kasi gusto ko po binigyan ng ano eh, ng yung flow ng, opo. Kaya nga po. Kanya nga po, sandali lang po. Kasi para mas maayos po ano natin. So yung 4,000 po yun, nung inabot na po ng ilang taon na hindi po kayo nakabitan, nagtaas po ng application yung Manila Water. Yung na ngayon ay 10,000. 10,062 something. Ang ginawa po natin, nakipag-usap po tayo sa Manila Water. Ang inyong pong HOA, gumawa din po ng sulat, tapos in-endorse po namin sa Manila Water at kami, nag-schedule kami ng meeting sa Manila Water. Dahil ito ay hindi naman kasalanan ng mga tao, baka po pwede bigyan natin sila ng kaunting kaluwagan kasi kung wala pa na kung wala silang ibabayad na 6,000. Kasi ang subsidy lang ng NHA is only 4,000. Ang pakipag-usap po namin sa Manila Water ay maganda naman yung naging bunga. Noong una po, ang sabi, endorse nila na installment for 6 months. Pero 6,000 for 6 months ay medyo malaki din po yun. So, 1,000 a month. Opo, 1,000 a month. So, tuloy-tuloy yung pakipag-usap namin hanggang sa huling meeting at we have the document to prove na
pumayag, kasi nasumulat kami sa Manila Water, ang engine. Pumayag ang Manila Water na i-install din ang balance sa application form for a period of 1 year. Opo, tapos lumaki, 500 na lang per month. Opo, this is over and above doon sa monthly consumption. Provided, dapat hindi nadidili ng pagbabayad. So, pumayag kami kasi notaral, yun naman yung anak. So, yun yung naging bunga ng pag-uusap. Ngayon, pagdating naman sa application ng mga member, ang alam ko po, nung nagkagulo ang mga HOA ninyo, ang HOA ninyo, may dalawang HOA, meron po, ang usapan ng NHA at Manila Water, magulo kung kanino kukuha ng endorsement. Tama, opo. Ano, so, baka po pwede, NHA will handle. Opo. So, nagmagandang loob ang NHA, sige, pasan nyo lahat dito ang requirements para neutral. Pagkatapos, isasubmit po natin yun for yung application for Manila Water. Ang NHA po, nung nag-usap po, hindi ko lang alam kung kayo na tayo nag-meeting. Wala kasi ako nun, pero sila nag-meeting together with, Eastern Westro. Sinabi na, sige, meron kaming application dito. Hindi ko lang alam kung meron din silang minutes of the meeting na may nakapending dito na application. I-endorse na namin ito sa developer. Bakit developer? Kasi nasa kontrata po yun. Sila ang magbabayad pauna ng 4,000 na application. Tapos, i-charge nila yun sa NHA. Babayaran din naman. Reimbursable naman yun kasi contractor yes. Sila. Kung basta so, nakasama yun sa kanilang kontrata. Yes, opo. So ngayon, ang nangyari, ganun nga po. Nagkaroon ng endorsement, kailan ng first endorsement? Yung batch 1 po, January last year. January last year, tapos nagkaroon pa ng huli. Ang huli endorsement? Itong December po. December. Ang usapan nila doon kay Mr. Nuestro na since itong mga ito ay nag-apply or nag-submit ng mga requirements prior doon sa pag-look-look officially ni Nuestro, i-consider natin ito. So, yun ang usapan, di ba? So, kaya in-endorse namin ito sa developer. With the intention na dapat itong developer dadahin na doon sa Manila Water, para hindi na magka-problema. So, yun na sana yung ano. Ang nangyari, nakausap ko na rin yung developer, sinubmit daw nila kay Maestro kasi nakalagay daw kailangan na HOA certification. Without the knowledge of NHA. Kasi kami, talagang sinubmit namin sa kanila. Tapos ngayon, actually, nung kinuha ko yung attention ng developer, tinawagan niya ngayon si Maestro. Pull out po yung mga sinubmit ko na mga papel. Dapat pala, diniretso na namin yun. Etong Maestro, ayaw na ibigay yung mga papel na in-endorse ng developer. Sabi niya, ay ma'am, kinukuha po yung yung number niyo. Huwag mo munang ibigay kasi mayroon pa akong mga pagpupulong na gagawin pagkatapos ipapatawag din natin si Maestro na kaharap yung developer. Kasi sa totoo lang po, ganito po yun. Ang requirement po ng Manila Water para po makabitan kayo ng ilaw at tubig is NHA certification. Opo. Bakit kailangan nila yun? Kasi gusto natin ma-ensure na talagang ang bibigyan ng kapabitan ng ilaw at tubig ay mga awardee. Qualified awardee talaga. Yes, opo, awardee talaga. So, ang sa part ng Manila Water, kahit walang HOA certification, actually, ipoprocess nila yung inyong application. Yun, napakakaitin talaga opo, namin. Opo, actually, ipoprocess nila yung inyong application. Ngayon din naman ay alam ni Mr. Nuestro nung nag-meeting. Kaya nga sabi namin kung tutusin, kahit walang HOA certification, ipoprocess daw ng Manila Water basta NHA certification lang. Subalit, bilang NHA na makikipagtulong sa HOA at to give support sa HOA, sige kung gusto mong padadaanin sa HOA for kukuha sila ng certification, sige fine. Pero itong mga dati nang nag-submit, i-go-go muna ito. Pero ma'am, sandali, may tanong ako. Doon sa kanilang proposal na mag-require ng HOA certificate, nagbigay ba sila doon ng kapirasong paliwanag kung bakit ang awardee dumaan sa clearance ng HOA? Supposed to be, ang awardee, wala naman liabilities kami sa HOA. Una-una, para magkaroon po yung idea, ma'am.
Diyan sa PNP House ng EFP, yung sinasawag na 6,000 na hindi kaya mapayad, may tanong ako, natama tayo sa gobyerno, ikaw sumusweldo ka ng, sabihin natin, nasa 40-50 mil. Ang pensioners, tumatanggap, pinakamababa natin, 30 mil. Hindi mo ba kaya mapayad ng 6,000? Kami po, siyempre, nung una po nag-submit yung, ano, yung solidarity, alam naman namin na... Kasi, alam nyo po, di ba, na lahat ng nakatira dyan is, ang pinakamaano dyan, in UP, ibig sabihin, non-uniform personnel from AFP, from PNP, from BGMP, from FIRE. So, ibig sabihin, kapapos sila magbayad, bro, di ba? Opo, ganito po yun. Kasi, dahil may request, yung HOA, sa NHA na pwede i-installment. So, ang ginawa ng NHA, na-recommend namin. Siyempre, ang gusto naman namin na kung saan makakaluwag yung mga tao. Kasi hindi lang naman kayo, meron din kami naman sa phase 5 natin na ganun din, hindi talaga nila kaya. So, pinagsabay na namin na na-approach. So, in general na yung ano nyo, yung approach? Hindi, dalawang ano, dalawang area po. Dalawang na nag-request. Po. Kasi nag-request po sila. Opo. Yung iba po hindi nag-request, babayaran nyo talaga. Kasi ayaw po namin na maging reason na hindi pagkabit ng tubig is yung dahil wala kayong pangbuno doon sa application. Tama po. Oo. Kaya ginawa ng NHA yun, nakikipag usap sa Manila Water. So, yun. Ngayon, pagdating doon sa HOA certification, ito po kasi ay mga strategies ng HOA para makaroon sila ng fund para sa mga projects. Tama po yun. Tama kasi po yun. Sa totoo lang naman, ang mga association, hanap tayo ng HOA kasi kailangan natin ng fund para i-finance. Wala pwede mag-question dyan sa sinabi nyo. Apre ako dyan. Opo. Kaya po, sige, sabi namin, yung support sa HOA, sige, bigyan natin ng ano, kukuha ng certification. To the point na dapat, hindi mo bibipitin ang kumukuha ng certification. Kasi halimbawa po, sa amin sa NHA, requirement namin para mabigyan ng certification is, maliban sa legal award, kailangan updated sa pagbabayad. Opo. Meron po talagang umiyak at ng mga maaawat, na ma'am, kailangan po namin ng tubig, pero wala po kumiyak. Sapat na halaga para ibayad doon sa utang namin sa others namin. Yan kasi kina-council namin at napag-uusapan. Hanggang sa makarating kayo na consensus na both party are happy. Makabigyan mo si NHA, makabigyan din yung request mo. So yun yung ano, kasi kung may strategy yung HOA, may strategy din kami para makakulit. Pero kung ma'am, ano, na-forset ko na yung tatay, pupunsa nyo, na-forset ko na natin itong napag-usapan natin kung saan ito kakantong. Ako sa sinabi mo, 100% ang ayon ako dyan. At yun ang tama. Pero naging kapaliktaran yung intention ng HOA doon sa implementation. Kasi isipin mo, o isipin na lang natin, HOA certificate, 100. Ngayon, bago ka mabigyan ng HOA certificate, bibilangin yung... Mula na award. Na award. Atras, mayroon sinisingil 2012, may sinisingil 2013, 2014. So, kung nakakalito, at ang tao doon nagkakagulo. Ngayon ako bilang isang pulis kasi doon sa ito siya sa army sila. Siyempre ang tinatamaan kami ng pulis, sabi mga PNP, puro PNP sinasabi, eh hindi naman lang PNP ganoon. Kaya sabi ko, baka makausap ko si Sir Pineda, so nag-research ako sa Facebook hanggang sa ito na nga, dumating tayo sa ganito. Ngayon ang tanong ko lang ngayon, ano ang pwede maging hakbang na legal ng NHA dito sa ginagawa ngayon sa masasabi natin na ang tawag ko doon, unexplained connection. Kasi sa totoo lang, marami hindi sinisingil. Ito, naka-record tayo. Gumagana pa ba? Ma'am. Una siya, membership dyan, 300. Nag-membro ka, i-issue lang sa'yo resibo. Niwala kang pinilapan application. Niwala man lang binigay sa'yo nakapirasong ID o certification na membro ka. 300 po yun. Sumunod, construction fee. 300, at sabi nila, yearly magbabayad. Susunod, monthly dues, 100. Per tapos, unit. Per month yun, per unit yun. Tapos mayroon pang moving in na 400. Mayroon pang sticker. Ngayon, ako bilang isang nakakaintindi naman kunti sa batas, ang pagkakalam ko, lahat yan, di naman masama kung idadaan sa tinatawag na, kasi mayroon silang BOD, mayroon tinatawag na session
pagdidesisyon ng POD kung ano man yung mga programa na ikakabuti doon sa isang lugar, ngayon, pag nabuna nila yung isang resolution, magkakanda ulit sila na tinatawag General Assembly for approval naman ng majority of the awarte kasi yun ang sinasabi ko sa bylaws. Meron silang bylaws dyan. Ito pang problema. Saan ka makakita ng organization na ayaw mabigay ng bylaws? Eh, sabi ko, nasaan yung 300 na binayad namin? Para saan yun? Sabi ko, maganda pa nga ang 7-11 o Mercury. Magbigay ka lang ng fill up ka lang, suki card, di ba? Meron ka ng card na maliit. Tapos may benepisyo pa tayo. Eh, dyan, anong benepisyo namin? Eh, makikita nyo naman yung gate namin. Sabi ko, yung mga paakal eh, yung shop. Tapos yung gate to, wala sa tamang muhon. So, sinakop yung hindi namin area. So, nadadami kami lahat. Nadimulis ngayon yung kabila, pero yung... Tapos yung gate 3 ngayon, tinambakan. Tinambakan, hinarangan ng kalahati. Sabi ko, bakit ang asosasyon, kung talagang gusto nila, is beautification. Ang, kumbaga sa ano, ma-implement yung tinatawag na katiwasayan sa mga naniniraan sa loob ng subdivision. Dapat gumawa na sila ng office meter doon sa nagtayo ng building na itong area, huwag nyo na magtakpang right of view namin ito. Kung kinakailangan bayaran niya ng asosasyon, mag-aambag-ambag kami, babayaran namin yan, huwag nyo lang harangan kasi paano naman kung nagka-problema sa pagkami bang dadaan. Di po ba, ma'am? So wala akong nakikita sa kanila ng ganyan. Ngayon ito, saka-observe ako roon, sabi ko, dadaan muna ako sa NHA kasi pwede naman ako rumit ka. Marami naman tayo pwede akyata na ano, kaya lang bilang pagrespeto sa inyo at kayo pa sa ngayon ang mayroong tinatawag na power at control sa amin, di ba? Tama po ba yun, ma'am? So dito po, ito inilapit, baka sakali mabigyan nyo ng solusyon. Kasi ang laki ng pera na kukulit na dyan, yung pinag-away-awaya nila eh. Nagkadimandahan na sila dyan. Dahil sa pera. Dahil sa pera. So, ganito po, anak, dilinawin natin yung mga role ng bawat agency. Ang dahil kayo ay yung owners association at registered kayo sa HLURD, registered na sila po? Sila. Sila, si Lasol. Registered na sila, no? Registered. Yung ano, agency po na nakapasako doon sa pagdating sa problema sa COA is yung HLURD. Oh, tama po yun. Sila po ay meron silang parang may mga hearing silang pinapatawag, may mga grievances. Opo. So mangyayari lang yun, so number one, ay may mag-file ng complaint sa kanila. So halimbawa po, yung mga sinasabi niyo pong complaint, pwede nyo po i-file sa HLURD. Pagkatapos po, pwede kayong karirma, iba pang mga ano, nakaligin kayo ng mga evidence. Mga complaint, at saka yung mga evidence, isabit nyo po sa ilang karabawin. Ngayon, ang HLURD po, sila po ang mag-a-handle ng case. Pinapatawag po yun. Kasi katunayan po, ang alam ko, yung nagkaanuan din yan si Mr. Mesto at si Opal noon, nakarating din sila ng HLURD. Kaya ang naging solusyon yata ng HLURD, dahil magulo kung sino talaga yung presidente, parang nag-claim. Parang ang solusyon ng HLURD is mapatawag ng election, ano? Re-election. O re-election. So, nagkaroon ng re-election na sabi, sinuestro ka daw nanalo at nandoon yung HLURD nung time. Kasi nung sila talaga. Oo, kasi sila talaga yung authorized agency at, po, namamagitan sa ganong ang activity. Po, ang role ng NHA po sa ngayon is yung tugunan namin ang problema ninyo pagdating sa basic facilities na kailangan ninyo yung power ng water. Ngayon yung power, yung water nyo po, lalo na po yung nabanggit ko kanina, tumawag po ako sa Baking at magtatawag po ako ng meeting para mapag-usapan po at ma-resolve na yung problema, particularly doon sa mga first or second endorsement ng ministry. Ngayon naman talaga ay nagsabi na prior sa pagpupo, minimum. Opo. At saka mayroon po formal meeting. Yun yung action na gagawin ng ministry para ma-facilitate po yung pag-kakabit ng ministry. Opo. Maraming salamat po pag gano'n. Sa totoo lang, yan po ang concern namin dito ngayon tubig. Kasi ako dyan, sa totoo lang, noong una ko magtira dyan, gumawa pa po ako ng kariton para lang ako makaitim doon sa malayo.
Ampag-ampag pa po kami na tipo 500 para magpagawa lang ng puso ng pangkalahatan. Grabe pong sakripisyo namin dyan. Pero sa taging, may bahay pa ako ng rice lang. Ayos ang tinitirahan ko. Pero bilang pagsunod, sa utos ng gobyerno, natirahan, nagsakripisyo kami. Ito siguro matagal na rin dyan. Ngayon, sabi ko, bakit naman na kailan ito na? Nandiyan na, tapos na, patapos na yung tubig. Patapos na po kami yung tubig. Oo nga eh. Kami natutuwa. Kaya lang, yung katuwaan namin sa Katagalan, nayayamot. Kasi paano rin yung yayamot? Yung mga application mo, nagpaspas ka para makabitan ka, tapos ito, babalik na rin. Tapos yung ibang tropa dyan, siyempre, alam naman natin yung iba, di nakakaintindi. Nagpabayad na lang na para lang maisyuhan. Kasi yung sinasabi, hindi daw sila kakabit ng tubig pag hindi nagbayad kung ano man mga sinisingin ng huwag. Kasi requirements. Ina-announce pa nila. Pinipitching pa nila yan. Which is mali kasi nagkakaroon ng panic. At saka sabi ko, nasa period tayo ng pandemic. Sabi ko nga sa presidente nga, gumawa nga ng resolution, di ba? Yung mga may mga loon, hindi mo nga na nagkaltas ngayon. Yung Bayanihan Act 2, di ba? Kami nga po, sa NHC, nagkaroon kami ng moratorium. Opo. Ng payment ng housing. Tapos ngayon, makikita nyo dito, para sabihin ako, hindi ako nagkukwento. May mga pizza dito na pasok. Lahat. Yan, may mga resina. Naka-highlight din po yan. Ito, kinulikta ko po ito sa mga nagbayad para hindi tayo kwento-kwento. Makikita nyo, magagamit nyo ito, reference. Para naman kung mag-imbestiga kayo dyan, hindi naman sasabihin na ano, ningas kugon. Yun yung... Ang gagawin niyo po, kasi dalawa po yung concern niyo. Yung sa tubig po, maliwanag po yun. Energy po, gagawa po. Opo. Ang kung ano man po yung magiging resulta ng hakbang, ay papaalam niyo na. Opo, may contact number po ako dito. Opo. Andito po, contact number po. Yung concern po sa HLURP, lalo na sa valid naman yung mga observations niya, lalo na kung meron kayong mga supporting documents. Opo. Pwede po kayong sumulat sa HLURP doon sa mga concerns niyo pagdating sa kanya. Then, ang HLURP po, ako po process ng problema. So, sa pag-complaining niyo sa HLURP, kung ano naman kayo, advice naman kayo kung ano kailangan documents. Apo. Pero kung meron na kayong mga documents na mas maganda. So, bali, i-clear nyo lang po kung ano ba yung concern niyo sa HLURB. So, unang-una, siguro, ilinawin ninyo yung mga fees na pinokollect. Apo, na wala naman sa bylaws or dapat amindahan kung ano man may pagkatas. Yung collection, yung mga fees. Apo, dapat magawa ng resolution po. Second is, siguro ang concern nyo is transparency ng mga collection. Alam mo, number one ng violation nila dyan, pag sinasabi sa violation, kahit siguro sa asosasyon, kahit nga sa mag-asawa, para makaipong ba, dapat ano dapat kailangan natin, account sa banko. Pag ang mag-asawa, walang account sa banko, ang pira, lose na yung lahat. Iyan, asosasyon na nga. Ikaw, bro, narinig ka ba dyan, may account tayo? Pero sabi ni Shirley, mayroon daw. Eh bakit ay sinasalis ko nga sila, ma'am? Ito, ano nito, labas na ito sa usapin dito po. Sinasalis ko sila. Sabi ko, bakit hindi kayo mag-open account sa banko? Tapos, ka-receive nyo lahat sa awardee. Doon kayo magbabayad. Para malaman natin kung sino yung cooperative at sincero na mapagandang lugar natin. Kasi kung appear nasa bulsa lang, kahit naman ako eh. Kung nasa bulsa lang, mamaya kung saan ako napunta, pag lukot ko may laman, hindi mapapasubo ngayon ako magagamit ko. Tao lang naman po tayo. Oh, yun po yung mga concern niyo po sa ano. Isa-isa niyo po. Mas maganda kung to the details yung mga ano niyo sa HLRB. May dadagdag lang po ako. Opo. Sa part po ng NHP, may instruction na po si Engineer Pineda na gagawa kami ng occupancy verification at magsasalun po kami ng report sa Housing Board. Kasi ang sa totoo lang, ang AFPTNC kasi ang award kasi hindi naman ang gagaling sa atin. Tapos sa amin po, sa engineering. Sa engineering, binibigay sa amin. So ang ginagawa lang ng miniature, pinaprocess lang yung award. Opo, tama po yun. So pagdating ng mga award, hindi talaga kami wala kaming say dyan, dami sa housing board dyan. So balit, noong 2018, nagkaroon, kung nandaan nyo, na nagkaroon ng pag-occupy ng mga kadaman doon sa aming mga housing unit kasi nakikita nila ng mga kandidat. Opo.
So, dumaan yan sa Kongreso, nag-hearing yan. Noong May 2018, meron joint resolution yung Congress at ang Senate na kung alin man yung hindi na-occupy ng AFP-PNP for whatever reason na wala man ng instruction, yan ay i-turn over niya sa NHK at NHK na ang bahala sa pag-aaral. Opo. So, kami po, may mga kinakansila na kami sa ibang areas namin na in-award. Kasi yung mga housing board nag-award, diba? Yung iba naman, hindi naman nagpakita. Yung iba, hindi tinirhan, pero may improvement. Yung kinoconsider namin yun. Kasi ibig sabihin, interesado, yun nga naman, kasi malayo ang destination. Tama po yun, ano, po. Kawawa naman kung pinagawa na, tapos siyempre inasal, uuwian niya yun. Yung wala talaga, hindi talaga nag-improve. Inisyo namin ang notice of cancellation. Kasi po, sa totoo lang, marami din tayo mga local police at militaries na hindi nakaabot sa pag-a-apply yan. Opo. At saka ang totoo talaga, ma'am, ako, Drisana, eh, iba talaga, kapos financially, kapos din. Opo. Kasi katulad, may pinapaaral na. Opo. Pero po sa doon po sa pag-take over ng NHK, wala na po yung 2 housing units per beneficiary. Sa amin kasi 1:1. Yung sa inyo kasi pinagbigyan ni President. Oh, nagdalawa, natuwa nga ako kami doon. Kasi inano niya na maliit, so ito naman formal sector, dudugihin natin. So, inano po namin yun, in-implement namin, kaya kayo, diba? Tignalawa po. Pero meron pa tig isa dyan, ma'am. BGNP. Oo, BGNP. Ah, fire protection, tig-isa lang yun. Nasa kanila naman yun kung hindi nila, diba kung ma'am, may ano, may concern yung ibang tropa kasi meron dyan, nadyan na nakatira ngayon, isa lang ang bahay niya. Ngayon, meron pa naman mga bakante. Sabi niya, pag pumunta ka kay ma'am, sabi niya, may tanong mo nga kung yung mga ano bakante pa dyan. Ano po ang process nila? Yung mga nag-apply po, nagpapasok ng application letter lang po. Yung mga award na? Award na. Direct up po dyan. Dito po, may dito po kami nag-submit ang mga requirements. So yun po, na dati na kayong awardee, pero gumawa kayo ng sulat, sasabihin niyo, gusto niyo ibang natin yung dalawang yun. Opo, kasi siya mayroon lang dyan. Kasi yung isa talaga magsagtulak, maliit talaga. Oo. Hindi ano, so, parang po, ka. Pwede naman po. Maro, sa atin. Napalpata to, no? Mm. Kasi wala din po kasi graduhan itong ano kasi hindi pa po nakaka-cancel yung iba. Kasi kaka-cancel pa namin. Apo. Ang ano lang, at least meron lang kayong ano. Kasi ang proseso, kaya tayo sa proseso. Apo, tama sabi po yun. Sabi ko nga sa inyo, yung gumagawa kami ng occupancy verification, sinicheck namin isa isa yun. Apo. Kung sino yung walang improvement, sino ano. Actually, ma'am, nag-voluntary ako kay Sir Pineda. Kasi siyempre, dyan, kahit sa ngayon pa na ano siya. Sabi ko, kung sakali mag-inspection doon, sino mag-inisip kung 2 days, 3 days, i-fix lang ako, baka masali, masama ako pag-ikot. Para yung security nyo rin, di ba? Kasi siyempre dyan, may rin natin alam, kahit ako, di ko kabisado mga tao dyan, baka yung mga bago dyan, parang ang inisip nila, aagawin yung bahay. Mayroon nangyayari minsan yan, ma'am, nagwawala yung sandalo. Oo. Dahil nung pinuntahan na yung bahay, may nakatira. Ang reason sa mga nakatira, mangupahan ako dito. Sinong napapaupa sa'yo? Yung mga question niya, ma'am, iba, mayroong humawak. Sime, yung sundalo, nandun sa field na asahin, hindi, napalagyan lang niya. Ngayon, in-improve ang iba. Pero without knowledge sa ano. Yan po yung isang purpose ng occupancy verification, occupancy checking, para ma-check po namin talaga yung status on the ground. Then after that noon po, gagawa po kami ng report, isabit po namin sa management, at isabit din po sa housing board para alam po nila yung sino yung yung nangyayari sa site. Kung sino-sino yung nag-occupy, sino yung hindi, sino yung nagpa-upa ng sino na, yung mga ganun. So yun po yung purpose ng sige, ma'am, mayroon po kayo, pupunta kayo, mag-test na kayo, mag-ano kami, kung pa saan, samahan kayo na mag-ikot para kampante naman kayo mag-ikot. Last year po, sila Tirita Kasi Marsha po yun. Pero kung dadaan sa huwa. Ay, kami naman po. Hindi, wag na kayo duman sa huwa. Hindi, ganito surprise po. Surprise na lang. Ang energy po talaga, nasa ano namin yun, to inspect the site. Kasi kami pa rin yung administrator. Pero, to inspect the site. Anytime.
Without coordination sa huwa, ma'am. Oo. Oh, pwede nyo pa. Sa amin, ibang... Alam mo, ganito po. Para ma-surprise ninyo. Ang inaano po namin, nakikipag-coordinate kami sa huwa, pero may mga time na dumidiretso talaga. Kasi depende when the situation calls for it. Alam nyo naman, di ba? Pagka, siyempre, yung tayo, kung yan ay hindi naman involved yung huwa, hindi naman ano, nakikipag-coordinate tayo, pero it doesn't mean na hindi kami pwedeng pumunta sa site namin na hindi kami nagpapaalam sa huwa. We can inspect anytime. Kasi ano, prerogative o decision yun na yun. Kasi kayo yung ano, yung power agency. Kung baga sa ano, magpapaalam kami sa huwa, magpaalam kami, uy, nandito kami ngayon, mag-ano, yung ganun lang. At saka ma'am, yung pag-inspect nyo, kung alam, may namupahan. Tatanungin talaga ninyo kung sino mayari. Mayroon ba kayong papel pinagawakan? Matawagan ba ninyo ganito? Strategy na po ng ano yan. Alam na po ng team. Alam na po ng team. Ako naman yung dyan, yung iba naman, ako, practically lang nausapan. No? Yung iba na pinatira, para sa akin, pagod din yun. Kasi mahirap naman yung... Yung bahay nyo, ay yung lugar nyo, parang ghost town nyo, parang kukunti ng tao. At pero, yung nag-maintain. Basta ilagay lang naman sa ayos. Yung maging maayos lang naman, yung hindi nakakagulo. Katulad yun dyan, may isang na-issue yung napunta pa sa Facebook. Binaklasan ni Nuestro ng bubong. Sabi ko, eh, tinignan ko may bata na maliit, mag-ina. Tinanong ko, sabi ko, ano ba ang status nyo dito? Sabi niya, pinatara kami dito ni, ano, ni Master. Yun ang podlim niya ron eh. Sabi ko, sino master? Kasi maraming master doon eh. Halos lang kami, master eh. Sabi ko, ano, master cutter? So, ibig sabihin, full name, di, sinabi si Nuestro. Sabi ko, eh, sinong award din ito? Eh, sabi naman niya, hindi niya kilala. Eh, marumi nga naman. So, nilinis nila. Sa akin, in good faith, okay yun. Kasi yung bahay, nami-maintain. Hindi naman niya ang kinin eh. Kaya lang, nung pinapalis na, siyempre, nakiusap na wala na... December, katapusan. Katapusan. Binaklasan na mukong. Sabi ko, parang hindi... Walang tinatawag na humanity doon, humanitarian consideration, di ba? At saka government, at saka hindi naman... Yung tao doon, hindi naman liability sa lugar. Cooperative naman. Saka siya nagpatira eh. Dapat, bilang isang tao, may anak na maliit. Parang yun lang ako ang nano ko roon. Unang-una, government naman yan. Sabi ko, sino ba yung... Nagkikinapon sa gobyerno, di ba? Kami po, tayo po mamamayan, di po ba? Yun po ang ano ng gobyerno eh. Di naman pwede ang ibang tagalugar eh. Siyempre tayo ang priority. Pero po, nasa policy po ng NHA na pagka ang government project po yan, dapat po ay titirhan ng award. Award din talaga po. Kasi, kung hindi ka titira doon, kung sa iba kang titira, ibig sabihin, hindi mo pa ilangan. Dapat ibigay doon sa nangangailangan talaga. Yes, kasi marami nang nangangailangan. Pero po sa AFPP, dahil nga po ay hiwalay kasi ang approach sa inyo eh, kasi may housing board na ano, na nag-aawan. So, ang ginagawa namin, kung ano man yung mga hakbang o recommendations namin, ay dinadaan namin sa housing board. Ah, so ibig sabihin, yung problema namin dyan tungkol sa mga ganon, pwede rin pala namin inapita sa engineering namin. Pwede. Ngayon yung sa EIP, sa APRIO naman, kasi under nag-APRIO pa iba. Hindi. Sa ngayon, ma'am, kasi yung anak ko, awarde rin sa Tambubong. LGU, under na ng LGU ngayon doon. Wala nang pakialam ang EIP. Oo, kasi po, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ano to, longer na? Pati yung gaya-gaya. Yung ano po, yun nga po yung joint resolution ng 2018. Ibig sabihin, yung Senate at Congress, binigyan na nila yung LGU. Karapatan, no, not the LGU. Binigyan nila ng NHA ng karapatan to award doon sa mga hindi tinirhan na mga house AFPPNP housing units. So, ibig sabihin, yung resolution na yun, ma'am, epektibo na ngayon yun? Opo. Yung pa, 2018. Kaya nga po, yun ang pinagbabasihan namin sa pagkakansila ng mga award ng AFPPNP hindi tinirhan. Kaya paano, ma'am, halimbawa, sample, may isang unit, pinatirahan lang, pero hindi in-improve. Pwede rin yun, applyan ang isang hindi mong award din, ang kanya unit, isa lang. Ano yan? Halimbawa, yung isang unit, nakapangalan sa kanya, pero simula na i-award, wala siyang in-improve, pinatirahan lang niya ng, sabi natin, kung kamag-anak, kung sino pa man,
Pero yung bahay, walang pagbabago. Pwede applyan nyo ng isang bawad din na naging isang bahay? Maaano namin yun. Makikita namin yun sa inspection at depende sa recommendation ng staff na umikot. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo, may konting consideration kami sa EFTPNT. Kasi nga, yung iba, malayo talaga yung destination. Destination, oo. Inaantay nila yung halimbawa. Retired. Naman. O antayin ko mong kailangan ko, titiran ko yan pag nag-retired na ako. Pero sa ngayon, nasa Mindanao ako. Ang ibig sabihin ko, ma'am, yung wala talaga binago. Oo. Kahit, as in, wala pang bintana, walang pinto, okay. Ginagawa. Kahit walang binago po. Kahit walang binago, pero nagpakita siya ng sinseridad. Nagpakita siya ng aksyon o hakbang na ipakita show his interest over the award. Ah, okay. Kino-consider po namin yun. Ano yun? Posibleng hindi niya tinitirhan dahil malayo siya, pero nagpa-ibog siya, nagpabakot siya, o whatever. Second, kung pwede hindi niya tinirhan, pero tuloy-tuloy niyang binabayaran. Kasi meron siyang intensyon na talagang ikikip niya yung award. Hindi pa naman nakanta sa amin, ma'am. Ha? Wala pong kanta sa amin. Nakatok sa EP. Sa PNP, simula, wala pang nagkakanta kahit saan dito. Sa yung sa amin, nagbabayad sila, no? Yung iba nagbabayad siya direkta. Wala pa. Pero ako sa akin, ang unit ko dyan sa Las Pultimin, may titulo na ako, ma'am. Diyan kayo? Oo, oh, kasama kami. Oh, may titulo na ako. Pero yung isang unit ko, ni Ward, pangalawa, wala pa, bayaran ko sana doon sa amin. Kasi sinabay ko eh. Si Binti, ayaw nila. Sir, ipunin mo na lang yung pira mo, ibuo mo pagbayad sa amin. Yan ang reason nila doon sa min. Kasi naantay pa natin yung ano nga ng yung sa housing board nila, no? Ano bang mangyari dyan, ma'am? Yung pabaha dyan sa amin? Ano yung wala ng deduction eh. Ay, hindi po. Yan, hindi ko po kayang sagutin kung ano po yung usapan nila. Kasi kahit ng collection ng AFPNP, may office nila nagbabayad eh. Walang nagbabayad, ma'am. Walang kanta sa wala. Tinanong ko kasi gaya-gaya sa Loop, Kalamba, iipilang sa Lupa, Tracy Martires, GMA, tapos dito sa Batya. Kasi halos lahat kami yung magkakabas. Lahat naman, siyempre, tatawagan kami. Kung may yung iba, nag-optional na, nag-retiro na eh. 2014, nakat-off sa amin, sa EFP. Yung 200. Kasi after 5 years kasi, magdubli. Ang deduction kayo sa amin, after 5 years, magdouble, mag 400, ng 200, 400. Sa finance po, ano kayo? Sa finance po, mayroon lang makahawak sa PNP. Ano yun? Ano, yun ba yung apreyo? Apreyo, EFP yan, ma'am. Sa inyo, sa engineering. Engineering po. Pwede ko kayo magtanong sa engineering. Hindi, ang masasagot doon, walang deduction as per advice sa taas. Eh, paano kami magbayad? Baka kami maano ko. Nagtanong ako dito eh. Dito kay ano yung makasi sa amin, di ko muna si Ma'am si ayun no, si Rina oh. Rina. Yung andi siya nagko-control ano siya doon. Kasi may hawak diyan. Sabi ko man pwede rin pwede din sa niya hindi pa kasi wala pang kusina lang ano niyo. Kasi sa kami mas idea sa amin, narito na kami sa NEC kasi dadampa sa opisina kasi kung halimbawa 200 o 500, pwede ka na magbayad ng good for 1 year, at least saan ka man mapunta mo paano, hindi ka na mag-iisip. Kahit na yung mga nagpo-pulitid, bago sila mag-pulitid, tinatawag pa yung doon sa housing board nila. Oo, tinatawag pa. Hindi, mayroon sa amin ang ating katulad ako, katulad yung sa akin na lang, kasi yung anak ko, nandyan sila, yung panganay ko, may ano naman, yung malugaw ko siya, sabi niya pa, bayaran natin, sabi ko, hindi pa kami ina-allowed na bayaran yung unit. Kasi mahirap naman yung salungating. Kasi sabi ko, malay mo, kung ibigay na lang, hindi, sayang yung pera. Sa amin naman, sa Apriyo, ma'am, ang resibo, nagbibigay kami doon, nga pulipid kami. Ang kaya sila ganun siguro ka, ano, ka, relax. Kasi sa retirement, baka kinukuhan. Wala, ma'am. Wala din? Wala. Talaga? Wala pa, ma'am. Yun ang, ano, so ma'am, ito na lang para di rin kayo makapahala sa amin kasi nilakad pa rin kami. Basta yung concern talaga lang namin dito, yung sa tubig lang, yun ang ano namin dyan. Kasi yung iba, halos nag-give up na di na mag-apply. Pero po yung ano ah, yung mga nag-apply, nililinaw namin na yung nag-apply, nung sakop na ng na ano si Resto as kinuntatami ito, kinilala siya as president. Legal na president. Yung nag-apply nung time na rin. Pinapadaan natin naman.
ng Huwa. For ano rin. Oh, pero yung nag-submit na dito, okay na yun. Oo, yun yung ano. Yun ako ni, kaya ako pumunta rito kasi sabi ko, ako sa akin lang ha, mahirap kasi mag sampahan mo ng kaso yung kapitbahay mo. Oo, yun ang nambira-nambira na ayaw ko. Hanggat pari, mapag-usapan mo na kasi kapitbahay tayo. Pangit naman yung magsasalubong, katulad, lagi kami nagja-jogging. Magsalubong kayo, jogging. May kaso tayo eh. Pangit, di ba? Ang pagsasampa ngayon ng kaso, di ba may mga level din ang... Apo. Halimbawa, yung sa inyo, kung sa level ng... Kaya, yan, kasukasuhan mo sila, hindi patapos yata dyan, mami. Pagka ganun, HLURB. Ang HLURB kasi meron silang legal ano din eh. Na, siguro ma'am, namomonitor niyo dyan yung namin eh, nagkakasuhan sa tungkol sa ganun eh. Sila sila lang. Dalawang presidente.